Hello, hello, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat dyan. Peanuts Vlog po, welcome po sa ating channel. Paki-like, subscribe naman po ang ating channel, Peanuts Vlogs po. Bago po natin pisaan ng ating kwento, ay gusto ko lang po magpasalamat sa ating lahat. Isa na naman pagkakataon po na ibahagi po natin ng about sa Kimpaw update at ito ay about sa latest update po sa Kimpaw. Tara na, umpisahan na po natin ng kwento natin sa ngayon, guys. Okay, alright. Ang topic po natin for today, guys, is Paolo Avellino. Ano kaya ang nangyari kay Kim Chiu? Bakit tuloy-tuloy ang pag-alala ni Paolo Avellino sa kanya? Pangalawang topic for natin for today, guys, is Kim Chiu. Nagseselos ba dun sa kausap ni Paolo Avellino? Sino kaya tong kausap ni Paolo Avellino sa mall na kung saan po ay namatan si Paolo Avellino na may kausap po sa mall? Di po niya yung kasama si Kim Chiu, guys. Number 3, blind items po natin. Ang blind items po natin sa ngayon, guys, is ni isang actress po na sumugod sa apartment nila Kim Chiu. Okay, okay. Umpisa na po natin ng kwento natin sa ngayon, guys. Bakit kayo nag-alala si Paolo Avellino kay Kim Chiu? Ano kaya yung rason? Okay, guys, ayon po dito sa ating mga legit na sources ay si Kim Chiu po, guys, ay may karamdaman sa ngayon at nakikita naman po natin sa mga showtime o sa mga eksena nila before the day na nagkaroon siya ng pakiramdam or karamdaman, guys, is kitang-kita naman natin sa kanyang wala na yung sigla sa kanyang mukha. Yun pala, guys, ay may sakit na pala si Kim Chiu that time. Yung sakit ba na parang trangkaso, guys? Yan po yung ngayon po sa ating legit na sources. At ito naman si Paolo Avellino, guys, is sobrang pressure. Kasi nga po, isipin mo, guys, ha, kapag magkasakit ka naman, iisipin mo talaga kung sino yung magbabantay sa'yo, sino yung magpapakain sa'yo. Hindi naman porke na may pera ka or hindi naman porke na may mga kasama ka, iba pa rin kasi yung hindi, yung wala kang pakiramdam, iba din kasi yun. The point here is, nag-alala talaga si Paolo Avellino sa sitwasyon ni Kim Chiu dahil hindi daw niya kasi alam na ganun talaga yung pakiramdam ni Kim Chiu. At isipin ninyo dito, guys, isipin ninyo dito. Kung talagang selfish po si Paolo Avellino nung tumawag sa kanya yung isang staff dun sa show na parang pinapa-urgent si Kim Chiu si Paolo Avellino na sunduin dahil nga po masama yung kanyang pakiramdam. It means po ay agad nang nag-rescue po si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Yun po yung kadahilanan kung bakit po tinawag ng mga netizen si Paolo Avellino na Superman ni Kim Chiu. Dahil isang tawag lang po daw kay Paolo Avellino ay nandyan na po yan. At hindi lang po yan, guys. Dito din po natin makikita or masisilayan na yung totoong pagmamahal ba. Yung walang halong kaplastikan, walang halong gawa lang sa project, or walang halong ginagawa mo lang to dahil may sarili kang intention. Walang ganun, guys, kung tutusin natin. Ito ay taus-puso po si Paolo Avellino na ginagampanan bilang role niya or bilang responsible niya bilang isang magiging asawa soon. Napaka-sweet, ano, guys? Ano? Napaka-sweet na isipin or i-analyze po natin yung mga sequel nilang dalawa sa ngayon ay they are going to be husband and wife to be. Kung boyfriend, girlfriends lang po sila, guys, hindi naman po, para sa akin na itong sarili kong opinion to, para sa akin. Kung girlfriends, boyfriends lang po sila, guys,
hindi po magagawa ni Paolo Avellino na pupunta on the rescue kay Kim Chu. Dahil ang layo naman ni Paolo kay Kim Chu eh. Diyan mo po makikita na to the rescue po si Paolo Avellino, di ba? Yan po yung tunay na pagmamahal. Kaya marami po ditong netizen guys na kitang-kita daw yung pag-alala ni Paolo Avellino. Well, sa show pa lang daw guys, sa balik tayo dito sa show guys. Sa show pa lang guys is parang kita na daw naman kasama ni Kim Chul sa show na iba na yung pakiramdam ni Kim. Parang kumbaga is parang yung katawan niya is hinahanap yung pahinga. Dahil hindi naman natin sabihin na over fatigue or else, pero nandito na tayo sa punto na parang natamaan ata siya ng weather. At iyon po yung sinasabi natin na climate change. At it's been normal naman kasi going to December na ngayon, eh pag going to December kasi guys, malamig po yung panahon dyan. At hindi natin po maiiwasan na may mga time na isipin mo talaga na ikaw ay magkakaroon ng mga sipon. Hindi lamang po sipon, mga trangkaso guys. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. Dahil ang sakit po hindi lamang po basa-basa. Okay lang yung lakwatsera ka, wag lang magkasakit ka. Kung sasakit kasi guys, ang dami kasing sequel niyan eh. Magkasakit ka no, hindi mo alam kung sinong mag-aalaga sa'yo. Sinong kukup-kup sa'yo habang ikaw nagkakasakit. Ganun kasi yun guys. Kaya we cannot trust or we cannot defend or we cannot care ourselves if tayo lang po or kung iba lang po yung mga may sakit. Diba? Always we need help guys kung ganun po yung sitwasyon. Kaya nga po maraming netizen guys na nagsasabi na napakaswerte ni Kim Chu kay Paolo Avellino dahil sa lahat ng bagay ay nandyan at nandyan, always nandyan po si Paolo Avellino kay Kim Chu, and that is a very very match to say na napaka-proud ni Paolo Avellino or napaka-proud ni Kim Chu kay Paolo Avellino guys. Isipin mo to guys ha, isipin mo to ha. Ayon dito sa ating legit na sources, si Kim Chu daw guys is hindi daw siya kampante pag hindi daw niya nakakumusta o nakakumusta or nakikita daw si Paolo Avellino ng isang araw. It means po yan guys is nandun na yung chemistry, hindi lamang po chemistry, kundi nandun na yung tinatawag natin na connection, yung body language ba. Yun na yung papasok yung body language sila. Kasi aside from hindi na daw kaya ni Kim Chu na makita si Paul na hindi na makita si Paolo Avellino, is parang na-adapt nila dun sa sarili nila na hindi nila kayang makita or hindi nila kayang hindi makita ang isa't isa sa isang araw. Siyempre, bilang ikaw na partner, guys, proud ako dun sa narinig ko. Ibig sabihin nun, kakaiba na to. Hindi lamang husband and wife to be talaga, kundi yun na talaga yung trato nila. May level up na tinatawag dito eh. Kaya, kung ganun po yung kanilang yung sequel or yung sitwasyon ba, or yung kaganapan, ayon dito sa ating legit na sources guys, is kung ganun na daw yung kanilang kaganapan, it means malapit na daw po yung kasal nila. It means they are showing yung love daw sa isa't isa. Yun yung sabi ng legit na sources natin guys. Pero para sa akin guys is aware naman ako dyan sa love nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu. Ang the best thing kasi sa kanila guys is tamado kasi si Kim Chu pag may mga nambabas sa kanya. Yun pa pala yung isa kung bakit parang umiba si pag may, 'di ba noon guys, pansin natin ito, 'di ba noon ang daming nambas sa Kim Pao pero in-ignore lang nila. Pero sa ngayon kasi guys is parang kasali na kasi yung mga kasama nilang artista guys. Yung kasama kasi nilang artista, yun din yung nambabas sa kanila.
parang umiba yung ihip ng hangin. Kumbaga, kung sa reality talk tayo, guys. Kunin natin sa reality talk ba. Yung ihip ng hangin is kakaiba. Sobrang kakaiba. Dahil po si Kim Chu noon, guys, is hindi niya, ini-ignore niya lang yung mga buzzers. Pero sa ngayon, guys, is parang tinik na daw yung mga buzzers sa kanya kasi kaliwat kanan na po yung nambabas sa kanila ni Paolo Avellino. At ito pa, guys, binabas po sila sa mga way na hindi mo naman maintindihan kung anong rason. Diba? Hindi mo din alam kung bakit sila binabas. Ayon dito sa ating legit na sources, ay ang sinasabi daw nila is ayaw daw nila na magkaroon na naman ng bagong movie ang Kim Pao. E ano naman problema nila doon pag magkaroon ng bagong movie ang Kim Pao, diba? Sila naman yung gaganap eh. Kung ayaw mo kasing panoorin yung movie nila at kung ayaw mo dun sa mga artista na gumanap, huwag mong panoorin. Ganun lang kasimple, di ba? Ganun lang talaga kasimple. Kaya sa mga epal na basos dyan ay huwag naman kayong dumagdag sa sakit ng ulo ni Kim Chu. Kaya nga sumasakit si Kim Chu at tuloy na pag-alalize. Kasi isa rin kayo sa dumadagdag na ganyan ng ugali. Yeah, medyo dahan-dahan tayo dito, guys, kasi hindi natin nakalain na ganyan pala ugali ng mga ito. Okay, you're right. Bago po tayo dadako na naman sa ibang topic, guys, is pangalawang topic natin for today is Kim Chu nagsaselo sa katawag ni Paolo Avellino sa mall. Okay, guys. Ito ha. Konfirmado to talaga, guys. Caught with action daw. Ayon dito sa ating legit sources. Kasi si Paolo Avellino, guys, is pumunta siya sa mall. Baka siguro may binili siya doon. Hindi natin alam. Basta may binili siguro siya doon sa mall. Aba, pagpunta daw niya sa mall, may biglang may tumawag at may kasama po si Paolo Avellino dyan, guys. Ha. Yung kasama po ni Paolo Avellino is yung friend ni Kim Chu. Dahil si Pao kasi, guys, hindi kasi po yan lumalabas. Ayon dito sa ating legit na sources. Ha. Hindi po yan lumalabas kapag wala daw siyang kasama. Dahil nga po, pag siya lang daw kasi yung lumalabas, natatrap daw yan sa mga maraming tao. Parang takot daw si Paolo sa mga maraming tao. Yan po yung ayon sa ating legit sources, guys. Kaya ang sinasabi kay Paolo, pag yan daw po ay natrap sa maraming tao, aba, hindi mo na daw yan, hindi. Kumbaga, ang hirap na daw niyang kunin. Kumbaga is, diba, na gaya nito, ang daming napapapicture, ganon. Pag nandyan daw si Paolo Avellino, parang hindi ka daw makapaniwala na makapag-exit siya. Ganon kasimple. Mas maganda daw kapag may kasama siya, kasi si kasama ni Paolo Avellino, kapag natrap daw sila sa mga fans, at least yun, nakaka-escape daw po sila. Parang ganon yung term. Kaya nga po, guys, is tiwalang-tiwala daw naman si Kim Chu sa kanya sa mall. Kasi may pinabili siguro, guys. Aba. Nagsabi daw yung kasama ni Paolo na, sino kausap mo? Eh, hindi naman po daw yung si Kim Chu, guys, ha. Hindi naman daw po si Kim Chu yung kausap ni Paolo Avellino. Kaya ito ang sabi sa atin, guys. Si Paolo Avellino, guys, ay tulalang-tulala pag si Kim Chu daw yung nagtatanong sa kanya ng ganun. Sabi daw sa kanya, may mga kausap ka, di ba? May mga kausap ka, ba't di mo sinasabi? Yun daw yung sinasabi niya mismo kay Paolo Avellino, guys. Pero itong si Paolo Avellino, aminin niya man or hindi, takot daw siya kay Kim Chu at kahit anong klase daw yung or sino daw yung mga babae na tumatawag sa kanya, ay sinasabi daw niya yung pangalan. Lalo't one time daw, guys, tumawag daw pala yung pinsan ni Paolo Avellino sa kanya.
And in that sense po na, it sense po na yung tumawag kay Paolo Avellino is yung mismong pinsan niya, guys, ha. Nandyan daw si Kim Chung. Ilang minuto lang daw, hindi pa daw bumaba yung tawag. Nagtanong daw kagad si Kim Chung kung sino yung kausap ni Paolo Avellino. Aba, masyadong stricta. Ganun ba talaga magselos si Kim? Pero you know guys, ayon dito sa ating legit na sources, ang katawag pala ni Paolo Avellino that time is hindi po si Kim Chu. Isang actress pala yung guys na parang kumbaga is tinatanong si Paolo Avellino kung anong lakad niya by the next day. Kung gusto daw niyang sumama sa lakad nila. Yan daw yung ayon dito sa ating legit na sources. Yung actress na yan guys is matagal na yan na nangungulit kay Paolo Avellino dahil nga po ang daming nauudlot sa kanya. Ayan, gusto niyo siguro pati si Paolo Avellino maudlot. Ayan, maraming natutuwa sa actress na yan hanggang ngayon. Ang daming udlot term sa kanya. Hindi nga daw yan. Ayon dito sa ating legit na sources guys, ay hindi nga daw yan pinapansin ni Paolo eh, pero dahil panay ng tawag daw niya eh, nakulitan nata si Paolo sa kanya. Kaya yun, sinugot daw yung tawag niya guys. Pero in fairness guys, ha, yung actress niya kahit daw baliktarin mo pa yung mundo or baliktarin mo pa daw yung tawag dito na. Ba, kahit daw pagsabihan mo yan na wag na siyang tumawag dahil busy ka, ay talagang kukulitin at kukulitin ka daw niya. Kaya si Paolo naman, sinabi kay Kim Chu kung sino yung actress na yun. At laking tuwa naman ni Kim Chu dahil napaka, sobrang pogi na nga lang ni Paolo, napaka-anis pa guys. Kaya bihira lang po yung ganyan guys, yung napaka-anis mo, bihira lang po yan. Alam naman natin kung gaano kahirap yan. Alam naman din natin kung gaano kabihira yung ganyan na bagay. Alam naman natin yan. Kaya siyempre sa atin guys, kung yung boyfriend at girlfriends po natin is very honest, isa lamang po ang point niyan, isa lamang po yung masasabi ko dyan, huwag niyo pong iwanan ang taong niyan. Dahil pag iyan po ay iiwanan mo, wala ka na makitang kaparehan niyang ganyan na style. Nag-iisa lang po yan sa mundo. Kaya dapat pangalagaan at bigyan din ng respeto. Pagmamahal ba? I mean, tiwala, pagmamahal at respeto. Pag mayroong kanya na tiyak na 100%, hindi kayo pagpapalit ng iyong karelasyon. At alam naman po natin guys na pag mabait ang tao sa'yo, huwag naman abusuhin. Kaya yung mga iba nga dyan guys eh, yung mga iba dyan ha, na kwan pilingira, ganun na lang natin. Sorry to say na sabihin natin na pilingira, pero yun talaga yung words para sa kanya guys eh. Kaya mahirap man mag-judge, pero wala naman tayong magagawa kung sakaling ganyan po yung kanilang isip, di ba? Kaya nga po dito guys is sinusuportahan po natin ang Kim Pao, at sana naman sa mga Kim Pao fans sa solid po dyan, paki-like, subscribe, at share naman po yung aking update. One comment lang guys, ha, hindi yung tad-tad na comment dyan. Isang comment lang po tayo. Kasi pag mag-comment po tayo, ang dami kasing comment na halos, kumbaga ba guys, is dire-diretso. Please lang guys, medyo isang comment lang tayo, and then pag may mag-reply po sa atin is magre-reply din po tayo. Ganun lang po simple guys, kasi na tetrace po tayo niyan. So ito guys ha, sa mga iba po dyan ha, huwag din po natin kalimutan na i-share po yung ating YouTube channel para sa ganun po ay mas marami pong nakakalam sa about sa Kim Pao update, at isang malaking tulong na din po yan para sa akin. Heto, balik po tayo sa pilingirang nanay ko. Kung ikaw ay isang pilingira, huwag mo naman abusuhin. I mean is, huwag mo naman ipakanda. Kumbaga is, alam mong pilingira ka na. Medyo umatas ka naman. Para sa ganun, hindi ka naman, hindi ka mahiya or hindi ka
yung hindi mo dapat ipahiya yung mga ibang kasama. Para sa ganun ay parang patas lang ba? Yun yung point natin dito, guys. Hindi yung gumawa tayo ng kwento na kung saan po ay hindi tayo patas. Parang pangit naman kasi yun. At hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.